Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nag-iinit, nagbabaga at talaga namang usap-usapan at nagtitrending na latest issue ni Ate Erica. Sa pagpapatuloy ay narito muli si Kalingap Val Santos Matubang upang pag-usapan ang issue sa pagitan ni Ate Erica at ng kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang lolo na si Lolo Miguel. Ayan nga, sa napanood ni Kalingap Val, kinuwento niya na nasabi daw doon na posible daw at gusto daw ang kasuhan nila Ate Erica sila Lolo Miguel sa pagpapa-interview at sa pagsasabi ng totoo. At sa lahat po ng mga naka-tune in ngayon kay Helen Zical, RJC, Isla Bonita, Lia Candao, Carmi Oficial. Sa lahat, maayong buntag sa inyong tanan. Manatiling magpakumbaba, wag mag-astang sikat na feeling artista. Huwag niyong gawin yan. Huwag niyong gawin na akala mo'y sikat, ha? Dahil sa Kalingap, nakikilala kayo because of Kalingap. Outside Kalingap, di kayo kilala. Maliban sa akin po, wala pang Kalingap, ako'y sikat na. Dito sa kapitbahay namin, wala pang Kalingap, sikat na ako sa kapitbahay namin dito. Bakit? Inaaway ko sila ay. Di naman. Sa barangay dito, sikat din ako. Kay Kapitan. At dyan sa barangay Mangkamagong. Kina Erica. Tutulungan ko sila sa abot po ng ating makakaya. Dito po sa video ni Bupil Vlog ay binanggit din po ni Ate Gina na si Lolo Miguel kakasuhan din nila. Hindi pala. Isumbong kay Tulpo. Ha? Huwag ka na kay Tulpo. Mga matanda na yon. Yung panganay, 80 na edad. Si Rapi, 60 plus na ata ito na. Mga 70 na. Dito na po kayo kay Val Santos Matubang. Kung may reklamo kayo sa inyong kapitan, barangay, mga pulis, mga politika, bukas ang aking kamay para tanggapin kayo. Libreng servisyo. Ano mang problema ninyo? Problema sa asawa? Bahala kayo. Problema sa kwarta? Bahala kayo. Ha? Dito nga ay sinasabi ni Kalingap Val na palagi siyang nandyan bilang lingkod nila kapag may mga away tungkol dito sa mga lupa at hindi pagkakaintindihan ay pwede rin talaga lumapit kay Kalingap Val. Kaya naman ready nga siyang solusyonan ang away ni Ate Erica at sa pagitan ng kanyang buong pamilya at lolo't lola na nag-alaga at nagpalaki sa kanya. Dito na po kayo kay Val Santos Matubang. Kung may reklamo kayo sa inyong kapitan, barangay, mga pulis, mga politika, bukas ang aking kamay para tanggapin kayo. Libreng servisyo. Ano mang problema ninyo? Problema sa asawa? Bahala kayo. Problema sa kwarta? Bahala kayo. Ha? Ang problema po sa tungkol sa ganyang awayan, lupa, nandito po ang inyong abang lingkod, Val Santos Matubang. Ate Gina, hintay mo ako dyan at pupuntahan kita, magbihis ka, maligo, magpabango. Ito pabango ko, wala lang laman mga kaibigan, no? Wala na akong pabango, baka mayroon dyan mga ekstrang pabango dyan. Baka naman po, yung mga ating mga nasa abroad dyan. Ha? Baka naman eh,
May pabango kayo diyan sobra-sobra. Wala na akong pabango, mga kaibigan. Ah, naubos na yung pabango ko. Ay, good morning muna sa ating lahat. Shout out. Hello kay Laila Guerrero TV, Api Dorado, Bobby TV 143, Power 14, and Nilma Silva TV. Saan pwedeng dumaan? Ate Gina, pupunta sa bahay mo. Sa likod, sa tagiliran, sa bubong o sa harap. Yung walang makakita sa akin pagpunta dyan, kasi baka maraming chismosa dyan ay. Yung mga kapitbahay mo, puro marites. Baka pagpunta ko ay, baka sabihin, magjowa tayo. Saan pwede magdaan kaya? Mayroon ba dyang underground, yung parang kuiba na pwedeng paglusot ay bahay muna, kwarto muna? Maraming marites dyan sa lugar nindo. Baka makita ako. Baka sabihin, magjowa tayo. O baka isipin, niligawan ko si Erica. Huwag naman gano'n, no? Ayoko lang ganyan po na maraming chismosa sa barangay. Kap! Talagang sa mga usapan na awayan, ay sabi nga ni Kalinga Val ay dapat siya ang dapat tawagan. Sapagkat si Kalinga Val ay laging gusto na maglingap at laging nais na mag-ayos ang mga tao o na mga tao na tinutulungan niya. Kaya naman yun din ang goal niya para kaya Erica, kay Sheila May at sa pagitan ng kanilang lolo't lola at buong pamilya na naiwan nila at may hinain sa kanilang dalawa. Mainit. Ay, salamat po kay Virgo Pam 78. Nagpakulay po. At kay Yay. Thank you so much, Yay, sa pakulay. Yan, nagkaroon ng liwanag po ang ating live, mga kaibigan. Salamat po sa mga nagpakulay at magpapakulay pa po ngayong umaga. Galing kami ng feeding program po diyan sa may eskwelahan. 40 bata po ang pinakain natin. Shout out kay Ate Christy. Ang walang sawang tumutulong sa programa natin. Maraming salamat po. Sapagkat nandyan kayo palagi. Tulad nyan po, dyan sa may Naga City, Kamsor pala, ha? Barangay Unahan ng Kanaman. Kawawang pamilya po, tinulungan po natin. Sobrang kawawa po. Yung ina, ang trabaho po ay maggagawa ng pawid. Piso isa. Isang pawid. Piso ang isa. Kasi hindi man yun sa kanya. Nakikiano lang siya. Nakikitrabaho lang. Isang daang pawid, isang daang piso. Kaya sabi sa akin kahapon, sabi ko, Nay, nakailang, ano ka na, nakamagkano na po kayong kita? Wala pang 50, Kuya Bal. Ganun kahirap ang kanilang sitwasyon. Tutulong tayo sa abot ng ating makakaya. Tutulungan po natin sila. Sapagkat sila po ay mga karapat-dapat tulungan. Tulad ni Gina, ay na ni Erica. Ang reklamo niya po, binablog daw po ni Kalinga Prab at ni Singkong Duling, hindi binibigyan. Alamin natin po ang buong katotohanan. Dadali natin sa korte! Hanggang dito na lamang muna ang ating nag-iinit, nagbabaga, pinag-uusapan at talaga namang nagtitrending na latest issue ni Ate Erica. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!